Ay, cartilage yan. Dami. Oh, wow. Kita-kita eh. Pare, ibang klase dito. For this episode, ay kakain tayo ng sikat na Bisaya soup dish na pangalan eh, Balbacoa. Kilala rin ito bilang cowskin soup. Dito, sa isang roadside sa Naga, Cebu, ay matatagpuan ang Yancy's Balbacoahan. 1 a.m. pa lang daw ay nagsisimulan sila mag-prepare. 8 a.m. na umaga ngayon at ito ang almusalin natin. Makakapanayam natin si Miss Yancy herself, ang owner nito. Miss Yancy, maayong buntag. Maayong buntag. Kasama ko ngayon si Hydol's team. Hello, ma'am. Okay. Miss Yancy, unang tanong namin, ano bang balbacoa, basically? Ano bang authentic Bisaya balbacoa? Ang balbacoa supay, meron siyang mga tenga, balat, buto, takong, tupod. Rich in collagen po siya. Pero yung balbacoa, it means balat talaga, di ba? Ah, balat. Balat ng baboy, baka? Baka. Tapos, Pops, yung sabaw niyan, ano talaga siya? So basically, medyo red yung sticky yung sabaw niya. Yun nga eh. Ilang oras na... Kinalambot. Mga ilang oras lang? 3 to 4 hours. Yung tagal so, yung bata yung karne, 3 to 4 hours. Kung matanda na matagal, isang araw. Ganun, may age discrimination pala tayo. Girl na baka. Ay, ganun pa yun. May gender. Matagal. May gender, ano pa yun? Yung lalaki, madali lang talagang pakuluan. Madali na tayo pakulo. No? Sa balbacoa soup nyo, ano yung parang nagpapalasa talaga? Yung tamis anghang nyo. Ooh, interesting ha? Yeah. Tamis anghang. Tamis anghang, alat-alat. Tapos usually, sino yung mga customers nyo dito? Layo mga customer namin sir. Dayo? Dayo. Dumadayo talaga. Dayo talaga dito. May iba galing Dumaguete, Negros, sa North. Ma'am Yancy, ilang kaldero yung usually maubos sa isang araw? 4 na kaldero yung malalaki. Sobra! 30 to 40 a day. Totoo ba? Pero hindi lang balbacoa yung sineserve ninyo. Ano pa ba? Karami kami iba, may lanchaw, kaldereta kanding, puchero. Lanchaw? Ano yung lanchaw? Ano po yun? Exotic food ng mga lalaki daw yun. Anong klaseng meat po yun? Pwede yung bang mas specify? Secret lang. Parang kung ano, mas secret lang. Wala mo nakakarinig. Kita ay tatlo lang. May ari ng baka, itlo, balat ng baka, yung ugat. Soup number 5? Soup number 5. Ari ng baka. Ari ng baka. Itlog ng baka. Ito na naman, mag-meet na naman tayo. Ito huling tanong, Miss Yancy. Sa tingin mo, marami, ang balbacoa kasi Bisaya dish yan eh. Yeah, yeah. Marami nagbebenta ng balbacoa. Pero bakit naiiba ang Yancy? Iba kasi yung timpla niya sa ibang balbacoa. Mm. Kaya dinadayo ng mga tao kahit malayo kung punta dito. Miss Yancy, maraming salamat. At excited na kami tikman ni Hydol Steve ang inyong balbacoa. Pagbintay natin. Tara! So, tingo! Parang parang songbird, original Velasquez. Mga 4 na kaldero ang nakasalang dito. Yung 3 kaldero ay yung balbacoa at yung isang kaldero naman ay ang tinitawag nilang lanchaw. Umorder na kami ni Hydol ng balbacoa at lanchaw. So, nandito na si famous Yancy's Balbacoa. So, balbacoa, tsaka meron din tayong binigay na parang tuwalya na type na ibang parte naman. Tapos, of course, yung favorite mong soup number 5, translated pero kakaiba in Cebuano. Yeah, it's similar with the balbacoa stew type, pero tawag namin to lanchaw. Lanchaw. Okay, lanchaw. Okay. Pops, alam mo, maganda dahil lahat to unhealthy. Mm-hmm. Simula tayo sa Pampalis Consensya. Okay. Lumpiang sariwa. Lumpiang fresh gulay. Lumpia. Fresh lumpia. Sige, Pops, kuha ka rin sa'yo. Sige. Pops, alam mo ano sa loob niya? Coconut meat. Yeah. Coconut meat, carrots. First time kumakain ng fresh lumpia ng coconut meat yung loob. Ah, ganun ba? Oo, kasi yun. Okay ba? Nagaganun ko na. Then sa labas, yun yung egg wrapper niya. Mm-hmm. Doughy siya ng konti, parang pancake-like. Okay, so sa akin dito, sa akin muna, meron ako ditong... Gatay nga ba to? Oh, grabe. Nagpapahiwatig na yung ambulansya. Look at that. Ang laki, ah.
Yung balat, oo nga parin, laking tinga nga. Isang buong kaliwang tinga ata ito, you know? Wow! Sa'yo naman? Sa akin is the yung knuckles, parang okay. Tuhod ata. Mataba-taba rin. Oo. Oh. So okay lang, may ambulance naman eh. Anyways, sabaw muna tayo. Sige, try natin. Sabaw. Tama ka nga, no? May kalaputan siya ng konti. Oo. Oh. Oh. Oily. Cheers! Cheers! Parang nasa kagubatan tayo ah. Ayun. It's spicy, Pops. Yeah. Spicy. Yun yung isa sa kick niya. Yung lapot ka niya, no? Alam mo, mahambing ko siya. Parang Paris din eh. May konting element ng Paris, style Paris, pero yung malapot, may asim, tamis ng konti, peppery siya. Yeah. Tapos, hindi ko lang kung nagpapalasa sa kanya, yung sili rin nagpapalasa, Pops. Mm. Parang kulang ito kung walang sili, no? Titira na ako ng karne. Alright, bring it on. Paano to pare? Ito ba? Isang kagatang ko to? Kagating ko na lang? Ganto pa to? Diretso na lang? Kita mo sa kanila. Ay, cartilage oh. Dami. Oh, wow. Kita-kita eh. Pare, ibang klase dito. Isang buong kaliwang tenga ata to. Ako muna. Sige, go ahead. Pops, ibang klase. Isang buong kaliwang tenga ata to. Tikman natin. What do you think? Lambot! Tapos yun niya, medyo, alam mo, may muscular element na konti, may lutong at chewiness dahil sa... Tingnan kasi. Oh, sarap, ang lambot, medyo slimy siya ng konti, no? Oh, yeah. Pops, ikaw naman, ano meron dyan? Maliit lang yun sa akin, eh. Tanggal kasi sa sobrang lambot. So, we have the yung skin ng knuckles niya. So, try natin. Melts in your mouth. Ooh, tinga, sarap. Gusto yung texture ng balat? Medyo slimy. Mm. Tapos napaka-soft, tender. Tsaka yung spice talaga, may kick. Sige, ako gusto ko tikman tong sige. Medyo balat naman. Parang balba ko talaga, balat. Yung lambot. Ano pa feel ko nga. Ganda rin papakulo dito. Lambot natin. Yan yung specialty ng Cebuan, mga Cebuan yung humba. Humba! Parang adobo. Hindi adobo ninyo. Yeah. Oo, sige, tingin tayo. Sige. Cheers! Cheers. Yung lambot. Mmm. Wow, what do you think? You know what I think? I need a rice place in a Korean. Oh, this is not rice. This is corn. Of course. This is mais. Okay. Yeah. Kalagay sa... Okay, sabi pa sa'yo, no? Ganun, no? Pops, masarap yan. Oh, masarap yan. Go ahead. Sabi ko nga, alam mo, ako para sa akin, ah, iba siya sa adobo eh. Ito talaga, may sarili siyang timpla. May sarili siyang atake. So, ba? Sa akin, sige, adobo siya. Pero hindi, humba siya. Hindi ka adobo. Hindi ka adobo. Isa kang humba. Sige, Pops. Ngayon, kasi try mo na ang balbakwa with fermented fish namin. Ay, tawag namin dito is ginamos. Ginamos? Bagoong siya? Parang bagoong. Yeah, bagoong. Kasi fermented small fishes siya eh. Kakaiba, tingnan mo. Medyo panlaing. Parang kulay green. Sige, paano pa ito? Pare, kukuha ko, lalagay ako dito. Oh, i-dip mo lang. Ah, i-dip ko. Oh, pwede mo i-dip. Pwede mo isos papaliguan mo ng konti. Ganun. So, of course, yung bagoong, mix natin ng konting vinegar tsaka calamansi para magiging masyadong citrusy siya ng konti. At tsaka, of course, dapat maanghang. Okay, so yan. Karne, lagay ako ng sige, go ahead. Konti. Yun. Masyado. Okay, go. Whoa! Strong flavor. Lakas. Yung say, no? Ano siya, parang patis, eh, no? Yeah. Mas malakas na patis. Ito yung bagong isda nga talaga. May lansa pa ng konti, pero sarang bagay. So we have our last dish na pa. Uy, ito na ba yun? Yeah. Yung ever. Uy. Famous. Uy. Na okay sa mamaya. Uy. Na at saka bukas ng madaling araw. Ang Lanxiao. Lanxiao. Famous soup number 5 ng Cebu. Okay, Lanxiao. So, heto na naman. Matagal-tagal na akong hindi nakaka... Kakain ka rin, halika. Kasama ka. Alam mo kung lang kakain ng ari. Sabi tayo, kakain ng ari ng baka ngayon. Hanap tayo ng ari. Yung pinis. Ayun, parang yun yung tip, ha? Yun, oo nga. Ito yung pinis, oh. So, sige, isang kagat. May ari, may itlog. Complete. Complete tayo.
sa akin. Matamis. Tapos alam mo, pansin ko, tomato sauce. Ang sarap. Strong na tomato sauce niya. Para siyang ano, hydrated soup based kalyos. Ang sarap ba? Yeah. Ang sarap. Similar talaga siya sa kalyos na lasa. Although, pero napaka-potent mo yun. Oh, tama-tama. Napaka-potent. Pops Steve? Pops Choy? Ano masasabi mo sa balbakwa? Paano ba siya bilang Cebuano, tuwing kailan itong kinakain? Okay, paminsan-minsan lang. Kasi alam naman natin na napaka-oily siya. So, basically, I think weekly, okay na siya. Lalo na pag yung umuwi sa probinsya, mga tao, kasi ang daming mga province sa South. Oh. So, pwede kayong dumaan dito, kain kayo ng balbakwa. Okay. As for everyone's information, okay lang ba i-inform ko na yung balbakwa? Oo. Oh. As for everyone's information, yung balbakwa is originated talaga dito sa Visayan region. Kahit nasa Mindanao, nandun siya. So, it's basically derived from a word, barbacoa sa Spanish, pero hindi siya kasimilar na pagkaluto ng barbacoa. Mm. Di ba alam mo yung barbacoa, parang roasted siya? Roasted siya, Ito iba, dahil lang modern, mixed with Cebuano, Chinese, and Spanish, ayun, nabuhay yung barbacoa. Oh, nice to know ako, Kuya Kim. Maraming salamat. Pero anyways, no problem. Idol Steve, maraming salamat. Sarap ng kwentuhan. Si Madam, bait din eh, no? Mabait siya. Ngayon, eh, kakain pa tayo kasama mga kasama natin. Alright. At, cheers. Let's, after nating kumain ng itlog tsaka ng ari, let's pack one. Sana nag-gets ngayon. Cheers. This Cebu Food Series is made possible by Essential Chicken. Ang Essential Chicken ay isa sa pinakamalaking poultry producer sa Visayas. Mahanap po mga quality products sila sa mga public markets, sa supermarkets sa Visayas provinces. Tulad ng Iloilo, Cebu, Palawan at marami pang iba. Just check their Facebook page for more info mga paps. Dahil sa Essential Chicken, ramdam mo ang alaga mo pagmahal. Paps, ang masasabi ko lang, iba talaga ang lutong nanay, lutong bahay. It takes passion to create this kind of masterpiece. At ang sarap ng balbakwa dito sa Yancy's. Hi, Idol Steve! Paps Choy! Maraming salamat sa pagsama sa ilang episodes natin dito sa Cebu series natin, Paps. Please, invite mo sila. Maraming salamat. It's an honor, by the way. So, alright, mga Idol. So, please subscribe to my YouTube channel, Idol Food Trip, for more fun food review adventures here in Cebu and soon in the entire Philippines. Please subscribe. Pops, please Pops, let me do the honor to say thank you for having me sa show. It's an honor, privilege, and most of all, thank you for visiting Cebu Island. And I hope you enjoyed. Maraming salamat, pare. Sinaman tayo na Idol Steve, pare. Maraming salamat. Isa siya sa nag-organize din ng ilang mga food trips natin dito, Pops. Maraming salamat at I believe you'll come a long way, tuloy-tuloy lang at let's promote different food in the Philippines. Kaya exactly. Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutan na like, subscribe sa YouTube channel ng The Chewy Show. Subscribe na rin kayo kay Idol Steve. Ako si Pops Chewy, kasama sa Idol Steve, this time stay safe. It's a good night and goodbye!